Magandang araw sa inyo lahat. Hello everyone. Meron tayo dito ng module. Binili ko. Alam mo na, sa Shopee. Ito ay AMS-117 adapter board. Yung 5 volts input, gagawin niyang 3.3 volts para sa NRF24 radio module. Ito yun, NRF24 radio module. Radio siya. So, radio signal siya. Kakabit yan dito eh. Saka ganyan siya. Oh. Sasalpak mo lang. Ayun. Meron na siyang power. Diba? Yung power supply ng NRF24, ito, 3.3 volts. Ang input, 5 volts. 5 volts ito. Testing nga natin. Uy! Ito yung kanyang ano, circuit diagram. Yung mga laman ng pyesa. Ito yan, oh. Nakaganyan, di ba? Nakaganyan. Yung input niya, dun. AMS, yung party dito, dun. Capacitor, yung pababang mga pin header. Yan yun, oh. Ito yung kabitan ng NRF. Ito. Uy. Yan yung kanyang pin out. At may label din yung ano, yung mga pin header. Ito. Pin header niya. May label din eh. Tingnan natin. Ito. Input 5 volts. Merong dalawang stabilizer na capacitor to the ground. 5 volts, co-convert niya, voltage out, 3 volts. O, 3 volts na yan. May dalawa na namang capacitor, stabilizer to the ground. Yung out niya, ayun o, papunta doon sa LED. May resistor, then to the ground. So, umiilaw pala yan. Umiilaw yan pag merong output. Yung LED, nakakonekta sa output. Yung ground ng input, usually power bank, sabi natin, power bank, 5 volts. Connected sa ground ng AMS-1117 converter. At connected din sa mga ground ng capacitor. So, meron tayo ditong pin header. Interrupt. Ito naman yung sa NRF-24. Kabitan. Yung interrupt niya dito. Yun, oh. Yung MISO. Parehas, MISO. MOSI, itong MOSI, pangatlong pin. Pang-apat na pin, SCK, serial clock. Chip, select, dito. Chip enable, dito. Yung ating output, ito na yung power ng ano, ng NRF24. You know, 3 volts sa output. At yung ground niya, sa ground. Ground ang NRF ng voltage input, usually power bank. Ground ang AMS, ground ng mga capacitor, pati ng LED. Iisa. O, yan ang laman na pyesa. Meron tayo ditong power supply. Ito. Ginawa ko lang ito. Prototyping shield. Yung 9 volts, co-convert niya sa 5 volts. May back converter. Testingin natin yung USB.
Ito, may ginawa rin ako. Homemade din ito eh. USB voltage tester. Saksak mo lang. Yun, 4.75 ang voltage. 5 volts halos siya, di ba? Tingnan natin itong ating module. Di ba ito yung input? Itong ating NRF 24 adapter board. 5 volts. Eh, meron dito saksakan ng 5 volts. Oh. Ayun, umilaw na siya. Buhay na yung circuit. Hindi siya, hindi siya nagreklamo. Diba? Hindi siya namamatay. So, 5 volts yung input. Yung output niya, testerin natin. Tingnan natin, eh. Yan. Tingnan natin ang voltahe. Voltahe ng input. Input niya 5.10, di ba? 5.10. Yung output 3.3 volts. So tama, yung ating adapter na convert na yung 5 volts sa 3.28 volts, o halos 3.3 volts.